Magandang araw po muli, mga minamahal natin, mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay muling bumabati sa inyo at kami po'y nagagalak na muli po tayong magkakasama-sama sa araw na ito. Tayo po nga na nasa ika-13 na o nasa last topic na ng quarter, ang pagtatagumpay ng pag-ibig ng Diyos. At kagaya po ng ating nakagawian, tayo po ay babati muna sa ating mga kapatid na mga nagpadala ng kanilang pagnanasa na sila ay magbanggit ang pangalan sa araw na ito. Subalit, kami po ay humingi ng paumanhin sa inyo sapagkat ito pong taping natin ito ay madalian lang, kaya hindi na po namin naihanda ang pangalan ng mga dapat nating batiin. Kaya ngayon po ang ating pong mga kaibigan, mga kapatid, kayo po ay aming binibigyan ng pagpugay sa araw na ito. Kayo pong lahat ay masubay-masubay na sumusubaybay sa ating programong ito. Magandang araw po sa inyo lahat. Ang ating memory verse ay makikita po natin sa Apocalypse o Revelation 21:3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Sila'y maninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanyang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." Kung ating naunawa na ang kamatayan ay isang pagtulog lamang at lahat ng mayroon sa sanlibutan ito ay pansamantala lamang, subalit naunawa natin na si Kristo ay tiyak na babalik at wawakasan ang lahat ng kasamaan, tayo ay bibigyan ng walang hanggang buhay na kasama niya, magpasawalang hanggan, magkakaroon tayo ng pag-asa. Ang pag-asa ay nagbibigay kapayapaan at katiyakan. Sinabi ni Apostol Pablo, "Hindi tayo binigo ng pag-asa, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, natapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sinong umaasa sa nakikita? Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy." Sa araling ito, ating pag-aaralan ang tungkol sa dakilang pag-ibig ni Kristo sa kapanahunan ito at ang kanyang dakilang pagtatagumpay laban sa kaaway at kasamaang mananagumpay ang lahat ng sumasampalataya sa kanya. At narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan ngayon. Number one, ano ang ating inaasahang magaganap sa madali at ano ang ating maaasahan? Number two, ano ang pagkakaiba ng tugo ng matuwid mula sa mga makasalanan sa pagbabalik ni Kristo at bakit? Number three, ano ang magiging katayuan ng mundo sa loob ng 1,000 taon matapos na bumalik si Kristo? Number four, ano ang gagawin ng mga naligtas sa loob ng 100,000 taon? At ano ang mangyayari matapos ito at bakit? Panglima, paano tatakusin ng Diyos ang mga makasalanan? Balik po tayo sa ating question number one, ano ang ating inaasahang magaganap sa madali at ano ang ating maaasahan? Sige po, tayo po ay nasa huling pag-aaral na po sa quarter na ito. At ano nga po ba talaga ang ating maaasahan sa pagdating ng ating Panginoon o paano tatapusin ng Panginoon ang kasamaan sa sanglibutan ito? Ito po ay napakahalaga, kaya tayo po ay muli magsama-sama. At salamat po sapagkat kayo patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik ng ating programang ito. Babasahin po natin sa Jeremias 35:7, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kami ay nang nakarinig ng tinig ng panginginig, ng takot at hindi ng kapayapaan, kayo'y magtanong ngayon at inyong tingnan, kung ang lalaki ay nagdaramdam ng panganak, bakit aking nakikita ang lahat na lalaki na ang mga kamay ay nangasa kanyang mga balakang na parang babae sa pagdaramdam, at lahat na mukha ay naging maputla, ay sapagkat ang araw na iyon ay dakila, na ano pat walang gaya niyaon,
siya nga ang panahon ng kabagabaga ng hapon, ngunit siya ay maliligtas doon. So, dito po ay sinasabi, inilalarawan yung magiging malaking kapighatian pagdating ng araw. Na yung mga lalaki na kahit na hindi sila nanganganak, ay tila baga sila yung nanganganak talaga, mahirap ang kanilang mararanasan. Sapagkat ito po ay kakaiba, sapagkat ito na po ang huling yugto na kung saan gagawin ni Satanas lahat ng kanyang mga gawa upang tayo ay ihiwalay sa ating Panginoon. Kaya hindi po ito pangkaraniwan. Talagang magiging masidhi ang labanan. Datapot isang bagay siya sabi, tiyak na tayo ay magtatagumpay. Tingnan pa po natin sa mga awit nubitayo noong 1 hanggang 11. Ano ang siya sabi? Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lihim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan ng gabi ni sa panama ng mihumulagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman ni dahil sa pagdibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwan sa iyong siting at 10,000 ang iyong sa iyong kanan ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti ng masama sapagkat ikaw o Panginoon ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga. So ayan po, napakaliwanag, matindi ang darating na pagsubok sa bayan ng Diyos. Subalit sinasabi rito, kapag ginawa natin ang Diyos bilang ating kanlungan, wala tayong dapat na katakutan. Alam po ninyo kapag pinag-uusapan natin yung malaking tunggalian sa huling kapanahunan, malimit tayo'y natatakot. Subalit maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan kahit ang sulat ni Ellen G. White sinasabi ng ating pagkain ay tiyak sa kapanahonang iyon. Ang Panginoon ang magsasanggal lang sa atin. At sa panahon na kapag ka isinara na ang pinto ng awa, hindi na ipapahintulot na ang sino man sa kanyang anak ay mamatay. Sapagkat ang kamatayan ng isa ay kawalan sa kalangitan. Kaya hindi na ipapahintulot po ng Panginoon na magkaroon pang mapapahamak sa kapag ka natapos na yung tinatawag nating close of provision. Kaya wala po tayong dapat na katakutan. Kinakailangan lang matutunan natin magtiwala ng lubusan sa ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon tapat at banal. At kailanman hindi niya itutulot ang isang bagay na mangyari sa ikapapahamak natin. Sa halip, ang wika sa sulat ni Apostol Pablo, ang lahat ay gagawa sa ikabubuti ng lahat ng nagsisiibig sa Diyos. So, maaaring hindi maganda sa ating pakiramdam, sa ating pananaw, subalit pakatatandaan, ang pangako, ang lahat ay gagawa sa ikabubuti ng lahat ng nagsisiibig sa Diyos. Ngayon naman po sa pangalawa nating katanungan, ano ang pagkakaiba ng tugon ng matuwid mula sa mga makasalanan sa pagbabalik ni Kristo at bakit? Ayan, titingnan po natin dyan sa Apocalypse 6:15-17. Ano ang sinasabi? At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at mga pangunong kapitan at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga buto at sa mga bundok, sa mga bato at sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukon at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo. So, sinasabi po rito na ang mga hari, yung mga makapangyarihan, sila ay tatago sa mga bundok sapagkat hindi nila kayang harapin ang ating Panginoon.
Samantalang, iyong mga matuwid ang sabi sa Isaiah 25:8-9, sila'y magagalak. Titingnan po natin. Sinakman niya ang kamatayan magpakailanman at papahiran ng Panginoon Diyos sa mga lupa. Sinakman niya ang kamatayan magpakailanman at papahiran ng Panginoon Diyos sa mga lupa sa lahat ng mga mukha. At ang kakutyaan ng kanyang bayan ay makakalis sa buong lupa sapagkat sinalita ng Panginoon. At sasabihin niya sa araw na iyon, narito ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Opo, sa kabila ng matinding mga pagsubok, ang sinasabi rin, ito na ang sinyalis na tatapusin na ng Panginoon ang lahat ng kasamaan at dadalhin ang buhay na walang hanggang. Kaya ito ay magiging kagandahan sa mga nananampalataya. Sasabihin nila, ito na ang araw na darating ang ating Panginoon. Matagal nating hinintay, salubungin natin siya. Samantalang yung mga makasalanan ay tatago. Bakit po kaya? Tingnan natin sa Apokalipsis 19:11-16 ang sinasabi. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo at sa katwiran. Siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at ang kanyang ulo ay maraming diadema at siya'y may isang pangalan na kasulat na siya naman ay di nakakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ang tinatawag na ang berbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamta ng mahalagang linong, maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito ay sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya ay mayroong isang pangalan na kasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, maliwanag po, pagdating ng ating Panginoon, ang wika, lumalabas sa kanyang bibig ang tabak na ito ay kanyang ipapatay. Kapag pinag-aralan po natin at kagaya po ng napag-aralan natin ng mga nagdaan, yung tabak ay nagpapahayag na yung salita ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, pagdating ng ating Panginoon, ihahayag ng maliwanag na maliwanag ang turo at aral ng ating Panginoon. At yung mga tumanggi na pakinggan nung kanilang marinig ang pangaral ng mga ebanghelista, datapot ngayon, marinig nila mismo mula sa bibig ng Panginoon, wala na silang magiging katuwiran. At doon na ang malaking takot ay darating sa kanila. Nanupat na naisinala na sila ay matambunan ng lupa, ng kabundukan sapagkat kanilang marinig ng maliwanag yung salita ng pangaral na kanilang narinig ngayon nagmumula mismo sa bibig ng berbo ng Diyos ng ating Panginoon ay kanilang marinig ito at doon na ang pagtangis at ang pagnalit ng mga ngipin sapagkat magiging maliwanag sa kanila na sila ang nagpasya na tanggihan ang buhay sapagkat ang lahat binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na marinig ang salita ng Diyos datapot kanilang pinili na tanggihan. Ngayon, matapos nilang tanggihan, marinig nila mula sa bibig ng Panginoon, yung sinasabi nilang inalis na, yung sinasabi nilang binago na, maririnig nila mula mismo sa bibig ng Panginoon, hindi kailanman binabago. Kaya mas ibigin nila na sila ay mamatay na lamang. Okay po, at ngayon naman po sa ating pangatlong katanungan, ano ang magiging katayuan ng mundo sa loob ng 1,000 na taon matapos na bumalik si Kristo? Yan. Titingnan po natin ano ang sinasabi ng banal na kasulatan sa loob ng 1,000 taon. Ano ang magiging kalagayan ng lupa? Jeremias 4:23-26. Aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman at ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig at ang lahat ng burol ay nagsisiing dayog. Ako'y nagmasid at narito walang tao at sa lahat ng mga ibon sa'yong papawid.
ay nangakatakas. Ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang. Lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na ganit. So, maliwanag po, sa panahong yan, ang mundong ito ay walang laman. Kahit ang mga bundok ay mga natibag at ito ay inuga ng gayon na lamang na nupat na wala na sa kanila mga kalagayan. So, ang sanglibutan ito ay in total chaos, ano po, sa panahon ng 1,000 taon. Iyan ang kalagayan na kung bakit si Satanas siya sabing nabibilanggo. Tingnan pa natin sa Kapitulo 25, talatang 33. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon, magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. So yun pong lahat na hindi tumanggap sa pabalita ng Panginoon at hindi nakasama sa pagkuha ng Panginoon sa mga banal at nagtapat sa Kanya, ang lahat ay mamamatay. Magiging parang basura sa ibabaw ng lupa. Ganun po inilalarawan ang kalagayan ng lupang ito sa loob ng 1,000 taon. Tingnan pa natin sa Apokalipsis 21-3. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananawag mula sa langit buhat sa Diyos na naghahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayak ng talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. So, maliwanag po, may bagong Jerusalem na mananaog sa lupa. Ibig sabihin, ito pa rin. Subalit, una, ang lahat ng kasamaan ay mawawala. Pagkatapos, ang kaharian ng Diyos ay itatatag sa langit, ibababa rito sa lupa, makakasama na natin ang Panginoon araw at gabi. At mawawala na ang kamatayan, mawawala na ang lahat ng kapighatian, bababa mula sa langit. Iyon ang kagandahan sapagkat itong lupang ito ay babaguhin ng Panginoon at ang pagbabagong yan una ay gagawin sa langit. Kapag kayang lahat ay handa na, ibababa na rito sa lupa. At dito na tatahan ng Panginoon na kasama ng kanyang bayan magpasa walang hanggan. Okay po. At ngayon po naman sa ating pang-apat na tanong, ano ang gagawin ng mga naligtas sa loob ng 1,000 taon? At ano ang mangyayari matapos ito at bakit? Yan. Titingnan mo naman po natin, sa loob ng 1,000 taon, yung mga naligtas, ano naman ang kanilang gagawin? Tingnan natin sa Apokalipsis, Kapitulo 20, talatang 4-6. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsiluklok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghaton. At nakita po ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutunay ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan na ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So sa loob ng 1,000 taon, ang wika, sila ay magaharing kasama ng ating Panginoon. At ano pa ang kanilang gagawin? Tingnan natin sa 7-9. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at Magog upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat at nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinugkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang inibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y sinupok.
So sa loob po ng 1,000 taon, yung mga naligtas, yung mga banal, ay maghahari at maghuhukom na kasama ni Kristo. Sa pagtatibig ng Panginoon na maging maliwanag sa lahat, maging maliwanag sa lahat na ang kanyang lahat ng ginawa ay ginawa sa pag-ibig, sa katwiran at kabanalan. So makikita natin doon ang lahat ng mga kasaysayan. Bakit mayroong hindi naligtas? Bakit naligtas yung iba? Maaaring hindi natin inaasahan na maliligtas, datapot naligtas. Mayroon tayong inaasahan, tiyak naligtas, datapot hindi naligtas. So magkakaroon ng paghukom upang maging maliwanag sa lahat na ang Diyos ay tapat at banal. At alam po ninyo, ang isang maaaring nakagagugulo sa isipan, bakit yung mga makasalanan bubuhayin na maguli pagkatapos paparusahan din naman ang kamatayan? Bakit hindi na lang hinayaan na patay na? Bakit bubuhayin pa? Anong kabuluhan? Kung atin pong tinitingnan mabuti, yung talata siya sabi, si Satanas ay pakawawalan at pagkatapos kanyang lilibutin ang buong sanlibutan at kanya muling hihikayatin, at ang mga tao ito ay susunod sa kanya upang salakayin ang bayan ng Diyos. Maliwanag po, ipapakita ng Panginoon na given a second chance, wala na talagang pag-asa ang mga taong mapapahamak. Ibig sabihin, hindi na magkakaroon ng panibagong pag-aalinlangan sa Diyos. Hindi na magkakaroon ng pagbangon ng kasalanan sa ikalawa, sapagkat magiging maliwanag sa lahat na hindi lang ang Diyos ay tapat at banal, kundi yung mga ipinahayag na marapat sa kamatayan ay talagang wala ng pag-asa. Kahit bigyan mo ng pangalawang pagkakataon, iyon at iyon pa rin ang kanilang magiging kapasyahan. Kaya mga minamahal, ngayon pa lang ay pagpasyahan natin na sundin ang Panginoon. Sapagkat kapag tayo ay iniwan na ng banal na espiritu, wala ng tsansa. Hindi na kailanman maaari pa tayong magsisi, hindi na maaaring mabago ang ating kapasyahan kahit pa bigyan tayo ng pangalawang panahon. Magiging malinaw sa lahat ng nilikha ng Diyos na ang Diyos makatwiran, ang kanyang kapasyahan ay final at talagang hindi na maaaring baguhin pa, sapagkat ang lahat nagbigay na ng kanilang kapasyahan kung susunod o susuway. Okay po, at ngayon po sa ating huling katanungan, panglima, papaano tatapusin ng Diyos ang mga makasalanan? Na, tingnan po natin sa Apokalipsis 29, ano ang sinasabi? At nangansipanik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang inibig, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasufo. Nung sila'y bigyan ng pangalawang pagkakataon, sa halip na sila magsisi, kanilang kinubkob ang kampamento ng Diyos, yung bumabang bagong Jerusalem na kita nilang kayang-kaya nilang pasukin, sapagkat maliit lang to kung ikukumpara sa kanilang bilang. Datapot bago sila makarating, bababa ang apoy at sila ay susupukin, at doon na ang walang hanggang kamatayan. Tingnan pa po natin sa mga awit 37:20, ano ang sinasabi? Ngunit ang masama ay mamamatay, at ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging gaya ng taba ng mga kordero. Sila ay mga pupugnaw sa uso, mga pupugnaw sila. Ayan, mapupugnaw sila. Ibig sabihin, wala talagang malalabi. Kapagka sinabing napugnaw, talagang wala na. Ating pangtingnan sa Malakias 4:1-2. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat ng sisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo na anapat hindi magiiwan sa kanila ng kahit ugat ni sanaman. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, at kayo magsisilabas at magsisiloksong parang guya mula sa silungan. So, inahalintulad po sa dayami. Ano po? Sa tuyong dayami.
ang kahihinatnan ng mga makasalanan. Sila'y susunugin at masusupok ng lubusan na hindi na kakikitaan ng ano pamang bakas sapagkat lubusan ang kanilang pagkalikot. At dito po nagtatapos ang ating talakayan. Iiwan po namin sa inyo ang summary ito upang mas lalo nating maunawaan ang ating pinag-aralan. Number one, ang kasamaan ay gagawa ng kanilang huling matinding pakikipagbaka, subalit tiyak ang kaligtasan ay kay Kristo. Ang matuwid ay magagalak, ngunit ang mapagkunwari ay hihingi ng kamatayan dahil maririnig nila ang katotohanan mula mismo sa bibig ng Panginoon. Number three, sa loob ng 1,000 na taon, ang mundong ito ay iiwang wasak at walang nakatira. Pang-apat, ang mga banal ay maghuhukom sa loob ng 1,000 taon at magiging maliwanag sa lahat na wala nang mababago pa sa kapasyahan ng mga makasalanan. At panglima, ang kasamaan ay lubos na wawakasan at hindi na muling babangon sa ikalawa. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong ang ating pag-aaral ito hanggang sa susunod na quarter po tayo. No? So tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, salamat po sa iyong kapahayagan, salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob sa amin upang kami makapagpasya na sundin ang lahat ng iyong kalooban. O Amang Banal, tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa iyong makapangyarihang kamay, sa iyong dakilang pag-ibig, na huwag kaming masindak sa anumang mga pagsubok na darating sa amin, ganuman ito kahigpit, sa pagkatiyak na ikaw ay kasama namin sa lahat ng mga pagkakataon, anuman ang nangyayari sa aming mga buhay. Kaya Amang Banal, ang iyo po naong Banal na Espiritu siyang patuloy na magbigay sa amin ng inspirasyon at patuloy na gabay. Maluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod na quarter po, ang pagpapala ng Panginoon ay sumating samsa.